hindi ko ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturo nito ay base lamang sa aking karamatan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral ay kuhain nyo, at kung wala naman, wala rin akong pakinam. Bawal sumagot ng alanganin. Oo, huwag kayong sasagot ng ano. At huwag kayo rin magkatanong. Agad tapag dito. Anong assumption mo para sa training? Sinong kaharap mo? Mag-construction muna nga. Sige. Oo, maano tayo. Mag-CV tayo. CV. Construction boys. Laborers tayo. Laborers tayo. So, kaya nga. Magandang umaga ulit, ha? Ako pala si ano? Si Leo Lagumbay. Good morning, sir. Good morning, ha, sa lahat. Gusto rin magpakilala naman tayo, so di na rin tayo magpakilala ulit para magpulis na ano. Yan yung hobby ko. Traveler. Kasi may hindi ako mag-akit ng bundok, mga rides, ganyan. So, marami na ako napupuntahan ng mga, dito lang nga lang sa ano, local lang. Rides lang, gamit ng motor, tapos bike, yan. Muna tayo ng mountain province, yan. Mas maganda doon. Ngayon, pag-usapan natin ngayon. Objectives natin, discuss the rules and responsibilities of rigger prior to lifting operation. Perform rigging hand signal. Yung rigging kasi basta yan, kailangan natin lalo sa construction firm. Yan ang mga gawain ng rigging. Ito siya. Gumagawa siya ng mga yan. Yan yung ano, pinecheck niya yung mga gamit. Let me be on it. Ito nagsignal na siya. Ito naman yung ano, pinagawa ng tibia. Ang rigging kasi kailan, ano yan dito, demand siya no, sa ibang bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas pa yung bansa. Kasi meron nga yung ano yan, history niyan eh. Dati siyang laborer lang. Nag-aral siya ng mas ano, ng rigger. Nag-apply sa construction. Tanggap na ano. Na-master niya, tapos nag-apply ulit siya ng operator, tanggap yung operator. Ngayon, nung ano siya, yung bihasa na siya, nag-apply na siya ng ibang bansa. Ngayon, ano siya doon, successful tower operation na siya sa Dubai. So, 80,000 yata ang permit niya doon. So, ano siya, successful na siya. Ito naman yung rules and responsibilities ng rigger. Una, prepare the tools and equipment. Una, ganito. Prepare natin ito, mga gamit. Ito, ito, ito. Ito yung shackle. So, ito po yung shackle. Shackle po. Tinatawag na U shackle. Ito po yung nilalagyan ng hook. Dito po nilalagay yung hook. Tapos dito po nilalagay yung ano, yung chain. Ay yung pangbuo namang ano mo yung chain or ano mang gagamitin mo pang tali. So dito guys, kaya ito mayroong nakalagay na ano, itong WLL, tapos 6 and 1/2 T, tapos ito yung ano, yung brand na gumawa. So shout out sa Tayo Japan. So ito yung ano nya, yung size, yung laki 7/8. So ito guys, yung WLL, kaya ibig sabihin yan ay workload limit. So ibig sabihin yung workload limit nya, ito yung kaya niyang buhatin, 6
6 tons and 1/2. So ito yung kaya T, tons po yung T. Yun po yung kaya niyang buhatin, yung bigat, ibig sabihin 6,000. No, kasi 1 ton is 1,000 kilogram. So ito yung ano, so 6,000 kilogram yung kaya niyang buhatin. So kung dalawa, yan, kung dalawang gagamitin mo, so mababawasan yung 6,000. So magiging ano lang, magiging kaya niyang buhatin kasi dalawa na ginamit mo. So diba 6,000. So magiging ano lang, 3,000 na lang sa bawat isa niya ang kaya, ang magiging buhat niya kung dalawa ang gagamitin mo. Kung isa lang, ito yung kaya niyang buhatin. Kung 6,000 ang buhatin mo, kung dalawa, so magiging bigat ng 6,000 sa bawat isa niya is 3,000 na lang, ganun. Ganun po yung ano niya. So tingnan niyo guys, to WLL workload limit, yung ano niya, yung tons o kilogram kanyang buhatin, 6.1 tons. So yung brand na gumawa, dapat merong brand, kasi pag wala, local yun, picky yun. So ibig sabihin nun, delikado, kasi hindi siya certified na pwedeng gamitin. So ito yung size niya, 7-8. So yun ang laki niya po. Ito, ito yung ano ah, yung U-shackle. Shackle po ang tawag dito. U-shackle. Kailangan natin ito para pangbuhat. Dapat ang ganito, pag mayroon ito, dapat standard. Yung mayroon tatak talaga, yung galing. Ano, basta hindi ano, basta may tatak siya. Kaya ito, hard hat, kailangan natin ito kasi nga, baka bumagsak yung load na kinagarga, sa atin bumagsak. Ito, safety gloves para naman ito. Kunyari, may iwasan ng pagkaipit. Kasi yung natin, kamay, is malaking bagay sa ating katawan. Dito yung muna kena, ano, yung video presentation ng video. Two hours later. Instead of standing, open your eyes on things that you haven't really thought about. Basically thinking outside the box. This is the most limited practices that I haven't done before. Makikita nyo lang, kinichick nila yung ano, bawat ano, tools na kayo pinagkakaroon nila. One eternity later. Makikita na siya. Sikat na sa salon, kahit sa social media. So pag may gusto mag-regal, pag pasis na kayo sa amin, bibigyan ko kayo ng UC1. National Certificate 1, pagbayad lang yung 1-5. Diba? Mura lang. At best ano na, skills ka na. Yeah. Prepare the tools and equipment kung nag-gamit mga gamitin. Ito, lifting belt. So guys, ito naman yung weaving sling. So ito po yung weaving sling. yung tawagin nila ay belt sling. So meron din po siyang WLL. So 2,000 kilogram yung kaya niyang buhatin. Tapos meron po siyang tag. Dapat meron po siyang tag dito. Makikita niyo po yung tag niya. Ganyan. Yan, dapat meron, pag bumili ka ng ganito, dapat meron tag, no? So para mapansin mo na original talaga siya, kasi pag wala nito, so ibig sabihin nun fake yung nabili nyo. So may possibility na maputol. So bibili kayo yung meron tag para nakalagay niya doon yung ano, yan, no? Nakalagay pa dito yung safety factor, yun. So length, makikita mo dito kung yun, manufacture date, makikita mo kung kailan niya ginawa. So ganun guys, ito, ito naman yung ano niya, kaya niyang buhatin is 2,000 kilogram kung single po yung end to end. Ibig sabihin ng end to end, dito po yung hook,
Tapos dito po yung bubuhatin mo nakalagay. Yun po yung kaya niyang buhatin, 2,000. So, meron mong ano kasi, guys, eh. Ito, tawag naman ito, pwede mong basket. Pag sinabing basket, basket ganun po. Nandito yung hook dalawa. So, nandito po yung bubuhatin mo. Ito pang tiyatawag na basket. Ayan. So, pag ganito guys, pag dalawa, so ibig sabihin, mababawasan yung bigat ng karga mo. So, kunyari, ang buhatin mo ay 2,000, magiging 1,000 na lang siya kasi naka-basket. Ang tawag dyan po, basket. Pero kung end to end, ganyan, dito yung hook, tapos dito yung ano, magiging 2,000 yung kaya ng buhatin. So yun guys, ito po yung weaving sling. Meron po siyang WLL workload limit po yan ha. Tawag dyan WLL, tapos 2,000 kilogram. So yun guys, yan po yung weaving sling. Shackle. Pangalawa, check the sling. Ito yung sling natin. Kunyari ito. I-check natin ito. Baka merong tama. Kaya meron ng mga sira. Itong safety latch. Sira na. Kaya kung may crack na siya. So, check natin siya. Baka maya. Kaya pala, hindi natin alam. So, ito naman guys, yung flexible wire rope. Kung sa ano, FWR. Ito yung flexible wire rope. So, meron po rin siyang hook, safety latch, master link. So, ito po yung tag niya. So, yan. Magpapansin nyo rin dito kung ilan yung kaya niyang buhatin at kung kailan siya naging na-manufactured. So, makikita nyo po. Dapat talaga bibili kayo na may mga tag. No? Kasi makikita mo kung sino yung nag-manufactured. Yan. So ito including ito, so, saka depende yan guys kung ano yung bubuhatin mo. Ito meron po yung ano yan, yung degree din tinatawag. Kunyari meron tayong 40 degree yan, 60 degree, 80 degree yan. Yun po, meron din pong sukat nun ha. Yung ano, yung kaya niyang buhatin. Kunyaring layo. So ito guys. So ito. Timbol, tawag nila. Timbol. Timbol. Pad eye. Yan, pad eye. Timbol, pad eye. Meron mga tawag yan guys. Kaya magayo mali ito. Kaya pag tinanong kayo kung ano yung sa mga interview, alam nyo agad kung ano, pag tinuro, ano ba to? Ito, hook, ito, safety, latch, ito, timbol, paday. Ha? Itong tawag nila, eagle eye. So, paday na lang, mas mabilis. Yan. So, ito, master link. Yan. So, yan guys, ito po yung flexible wire rope. Pangalawa, make sure the load is properly secured and inform the crane operator to wait of the load. Itingnan naman natin yung ano ito, yung load niya pong balance, kasi bawal siya mag-ano, pag-iwang-iwang, baka maging manok ng kulay at pag-iwang-iwang. Pula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nag-iwang-iwang. So ganyan, dapat balance siya, hindi siya pagano ganyan. Tapos i-inform din natin si tower crane operator na kung gaano kabigat yung ano niya, yung load niya na bubuhatin. Kasi baka sumubra siya dun sa work limit niya, eh bumagsak yung tower crane, no? Kaya kung ibang mabalik yung beam. Kailangan din niya natin. Number 4, check the lifting gears. Yung lifting gears, ito naman. Tension. 15 gears. So, check natin yan. Tapos safety latch.
ito yung hook, tapos yung black hook. Baka kasi meron mga yan, sira na, kaya ganyan. Bawal pinturahan yan kasi hindi nakikita yung crack dyan. Ganyan lang siya. Be sure that the lifting gears such as sling and shackle however maintained and good working condition. Yan, minimintindi natin yan. Tingnan natin lagi, baka maya wala na yung safety locks yan, wala na. Number 4 and number 5, ensure the load lifted safe and balanced. Yun, sabi ko na kanina, baka pag-iwang-iwang yan, wala na yan, manok na pula. Pula ay sangkukal, manok na pula, biglang tinamaan, nag-iwang-iwang. So yan, yan. Kailangan natin yan, ano, pag-aralan natin ganyan, tapos hindi natin, papayaan din ang trabaho, kasi maya, baliwala lang tayo. Tulad nung nagpinto ko nga, isang maso ay yung isang liburer, yung utusan ng supervisor na kunyari magtali, tinalian niya yung ano, inutusan siya, hindi naman siya skilled doon, hindi naman niya alam paano, inutusan ng supervisor na itali yung poste, kunyari poste. Ngayon, hindi naman niya alam, tinali niya nga, tapos inabisuhan niya, buhatin agad yung ano, yung poste. Hindi naman siya talagang ano, rigger eh. Wala naman siyang ano, experience eh. Ngayon, binuhat niya. Yung mag-favorite time na yun. Di ba yung supervisor eh, pag ano, 11:30, nasa canteen na yan eh. Kumakain na yan. Ibinuhat na nga yung ano, pag-lift ng operator, ibumagsak yung ano, yung poste na binubuhat niya. Nung bumagsak sa canteen, so, resulta, siya pa rin ang nag-suffer ng inutos siya kasi hindi niya alam. Siya yung nag-ali. Kailangan nag-insure yung load natin ng secure. Number 6, ensure loose load or rigs are secured. Yan, kailangan natin yan. Kailangan natin ice. Ito. Yung mga bricks or ano, hollow blocks, kailangan yan nakalagay sa box. Hindi yung nakalagay lang sa ano, sa forklift, ganyan. Dapat na ganyan siya kasi yung English na mga ano, malakas yung hangin, pag binuhat ng tower crane siya, kaya magpag-iwang-iwang yan, hindi siya malalaglag. Kaya dapat ano siya, make sure na, ensure talaga naka-box or ano, anong klaseng ano dyan, na o kaya building na mga ano, RSB, yan, dapat nakalagay dyan. Number 7, report defective lifting gears to lifting supervisor. Yan, dapat ganyan natin magayon dito po lang. Pag may nakita tayo, kahit kunting crack lang, yan, crack, i-report natin agad sa supervisor. Kasi baka naman mag-utos naman sa supervisor, matigok na naman siya. Diba? Kaya magbabago na yan siguro. Ayan, naganda siya. Ituturo niya na yung mga sira. Ganyan, pinagalan ito. Pag ito lang yung isang pirasang nawala, ito, kahit ito, yung safety latch, pag ito nawala, huwag mo na gamitin kasi bakit pag humangin, gumanon siya, kung kayo gumanon, wala lang lang isang, ano, dun sa dali, yung dito. Mabagsak, mas mara, yung post ka nga doon, mababawasan, iba, talaki yung post ka. Construction na naman. Kasi gastos na naman yan. Next. Number 8. Use padding on the load edge. Yan. Kalagyan natin ng ano, para hindi magasgas. Kala kung mga ginto yung laman yan, dapat hindi yan. Kalagyan natin ng ano, ng paddings. Kaya ginto yung box na yan, para hindi magasgasan. Number 20. Use tagline to control movement of the load. Yung tagline, yung tali. Hawakan mo siya, dapat mahaba yan, mga 3 meters yan, yung haba ng tali. Para mag-swing-swing, hindi ka pa rin matatamaan, kasi malayo, 3 meters yung haba ng tali. Next, check the load is properly rigged. Yan, maganda yung pagkatali. Dapat maganda pag, ayan, nakalagay siya na nakalock.
at maganda siya yung pagkatali niya. Check the load is properly lit before giving clear signal to the crane operator to lift the load. Ayan. Tapos, tinignan natin balance pa, ganyan, walang ano. Hindi siya nagpulupot yung chain. Kaya doon hindi siya nag... Pinagkakabak, yun o, pinagkakabak siya. Baka nagkabakong-bakong yung pagkalagay ng ano, ng shackle. Yung last na, yun o, yung ano, give the correct pin si hand signal clearly to the crane operator to lift the load, yan. Magbibigay ka na signal. Okay na yung ano mo, lubhatin, bibigay ka na ng correction ng signal. Yan. May katanungan po kayo, pwede kayo magtanong para sa safety ng ano, lalo sa construction. Sabi pa naman eh, walang kawag mo iyang magtanong, di ba? Susunod naman tayo dun sa sanda. Ayan. Commonly used hand signal during lifting operation. Si Ansi is asked. Oops, ano ba? Parang atista. Ayan. Tiyo namin mga hand signal naman to during operation naman. Kasi meron nga daw tayong dalawa eh. Yung communication, voice communication, tapos yung hand signal. Yung ano, voice communication, radio. Radio doon sa... Gagamit naman yung pagmalayuan na. So, hindi na nakikita yung pinulod. Kunyari yan, yung tower crane mo, nandun sa likod na yung bubuhatin, hindi mo na makikita yung tower crane, iraradyo na lang ng trigger. Yan na ano, alam naman ang tower crane. Basta voice communication. Sa hand signal naman, yung eye to eye naman kayo. Makikita mo yung trigger, mas makikita mo rin yung operator. Hindi yung nasa likod ka ng ano, kasi baka magkamali ng lift yun, meron pa damage. Una, ito. Kay artista ko. Hoist up. Sabi niya, hoist up. Ganyan daw, paikot. O siya yung hoist up, yung load, yung karga mo, yung load, packet na. Ayan, packet. Ayan ang hoist up. Standard na kaya na tawag sa dito. Pag dito naman sa local, ano, halabira, sabi na, halabira, yan. Kasi pa, hindi natin tinatawag yung term na yun, kasi nga, magkakaiba yung lingwahe. Kasi yung halabira, baka bisa-bisaya, iba. Well, halabira, ibitawan. O kaya, yung halabira, ano, hindi ginagamit natin. Ito, ginagamit natin yung standard na tawag. Hindi yung pagano. Sa radyo kasi bisag ginagamit yung halabira. Eh kung ano yun, Ilocano, baka iba yung ibig sabihin yun, di ba? May laglag pa na, usi laglag na po. Yari na naman yung supervisor na doon, nakaupo lang. Pangalawa, hoist up slowly, yan, dandahan. Kaya naman dandahan yan, hoist up slowly. Kaya na pag mahangin, kailangan natin yan, yan ang basic na ginagamit lagi yung hoist up slowly para hindi siya pag ano, umanong gano'n lang pag malakas yung hangin, hindi siya magliliwang-liwang. Next yan. Hoist down. Ito naman pagbaba naman yung load. Pagbaba niya naman, ganyan naman. Swing left. Yan, yung lift mo rito. So yung lift kasi yan, makikita mo yan. Kung makikita nyo dyan, yung kaliwa, kasi magkaharap kayo ni tower crane, yung tower crane nasa taas, tapos ikaw, yung lift niya, right mo, tama ba? Yan, magkakano siya. Dapat ituturo ko dyan, kung ano yung nakaposition mo doon sa taas, kunyari lift, lift ka, kaya right, para tama yung pag-communicate na hand signal. Hindi pwedeng papayag pa, eh, right, maya, left siya. Kasi iba yung tuturo mo, kanyari ganyan. Left, kaya right na katuro mo eh. Paano left dyan? Dapat, kung ano yung tinuturo, yun.
Ito naman swing right yan. Right mo naman yung tuturo. Stop. Di stop yan. Isa lang lagi yung position ng artista na yan. No? Ito naman, kanya naman dito yan. Gaganon. Stop. Say stop. Tigil. Yung ano. Stop. Thank you. Yan lang. Pula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan.